Habang unti-unting bumabalik sa normal na sitwasyon, ang Mindanao State University sa Marawi City matapos ang pambobomba noong Disyembre. Palihim na nagpatuloy ang pagmamatyag at pagtugis ng militar sa mga suspect at sa mga nalalabing miyembro ng kaalyado ng ISIS na Daulah Islamiyah Maouti Group. What was really the order of the president, especially the recent attacks? Ang utos sa amin ng aming commander-in-chief and the president is to finish the war against the local terrorist group. We really have to catch the perpetrators of this recent bombing. Gamitin nyo na lahat ng capabilities ng armed forces and at the same time dismantle the local terrorist group. Sa mga sumunod na linggo, ilang operasyon ang ikinasa laban sa DI Maouti Group. Gayunpaman, pinaka-target ng militar ang mahuli ang mga pangunahing suspect na nagtanim ng bomba, gayon din ang utak sa madugong trahedya. Subalit batid nilang, hindi sila maaring magpadalos-dalos at kinakailangan ng masusing pagpaplano para makorner ang mga ito. These terrorists are like us, common people, hindi lang natin alam yung mga ginagawa nila. So we have to be deliberate. Kailangan nating pagplanuhan, we have to make sure na sila yon. So it takes time. Higit isang buwan mula nang maganap ang MSU bombing attack, isang impormasyon ang natanggap ng militar tungkol sa presensya ng DI Maouti Group. Sa tulong din ng mga naunang impormasyong kanilang pinagtagpi-tagpi, lalo pang lumaki ang tsansa na mapapasa kamay na ng militar ang mga terorista. We have to find him. We have to serve justice. Everything, yung CCTV, lahat ng galaw nila, yung signatures nila, signature moves, like yung mga bomba na ginamit, lahat po yung kinoconsider, umabot tayo sa isang solved puzzle. January 25, 2024, sa pangungunan ng 103rd Infantry Brigade at ng mga tropa mula sa 3rd Scout Ranger Battalion, isang misyon ang inilunsad. Makaraang maispatan ang DI Maouti Group sa barangay Tapurog sa bayan ng Piagapo, Lano del Sur, kung saan sinasabing kasama si Gaddafi Mimbesa o alias Engineer. Kasama siya ng grupo, no? Doon sa Piagapo, kasi after the bombing, sinunda natin ito. Fortunately, na-corner lang talaga natin sila diyan sa may Piagapo. Pagbabahagi ni alias Shogun ang tagapagplano ng hukbo, una nilang napansin ang kahinahinalang kilo sa lugar. Kaya pakay ng grupo, isahan ang mga kalaban at mga espiya nitong nagmamanman sa kanilang galaw. Ako yung deception, kumbaga ako yung nagpakita sa tao, sir, na kunwari sir, nag-exit na kami. Pero ang katotohanan, sir, umikot kami ng almost 3 hours na biyahe, sir, para makapag-position dito sa taas, sir. Yung isang section po namin, ang specific instruction ko, sir, maglakad kayo para hindi kayo makita ng tao. Kumbaga sila yung surprise element na aatake talaga doon sa target, sir. Sa estratehiyang ito, napaniwala ng mga sundalo ang mga lookout na nagraradyo sa mga terorista na umatras na sila sa kanilang pagpapatrolya. Ngunit lingid sa kalaman ng kalaban ang nagbabadyang panganib. Itong naglakad ng 12 hours na grupo, sir, nakatagod sila, sir, hindi sila nakita. Ang nakikita nila, sir, ang kami na nakasasakyan na umikot, sir, kami yung pinapasa sa radyo, sir. Magandang gabi, Pilipinas!